Ang komunikasyon ay napakahalaga sa buhay nating mga tao upang tayo ay magkaroon ng pagkakaintindihan sa isa't isa. Pero dahil iba't iba nga ang ating wika sa mundong ito, mahihirapan tayo magkaroon ng magandang komunikasyon. Ngayon, pagdating natin sa langit, iba-iba pa rin ba yung ating wika tulad dito sa ating mundo or meron na tayong iisang lengguwahe? At bakit nga ba nagkaiba-iba pa yung lengguwahe nating mga tao dito sa mundong ito? Yan po yung tatalakayan natin sa video na ito. Kung dito po sa mundo, mahalaga yung komunikasyon at talagang gamit na gamit po natin ito, ganun din po pagdating natin sa langit, pag lumipat na po tayo sa kabilang buhay, gagamitin pa rin po natin yung komunikasyon, hindi po mawawala yan. Dahil sabi ko nga po sa inyo, sabi sa Bible, sasambahin po natin at papupurihan natin yung Panginoon kapag nasa langit na tayo. So paano po natin siya sasambahin at papupurihan kung walang komunikasyon? At higit sa lahat, para makausap din po natin yung mga tao na nasa langit. So ibig sabihin po, meron pa pong komunikasyon na magaganap at pananalita. Pero ang tanong, anong wika ang gagamitin po natin sa langit? Sa dinabi namin ng wika dito sa mundong ito, ano po yung gagamitin nating wika pagdating po natin doon sa kabilang buhay? Kung titignan po natin kung ano sinasabi ng Bible patungkol po sa lengguwahe na gagamitin natin pagdating natin sa langit, wala pong sinasabi yung Bible patungkol po dyan. Actually, kung babalikan po natin yung Genesis chapter 1, yung creation, kung kailan nilikha ng Diyos ang lahat, wala po tayong makikita doon na lengguwahe na ginamit ng Panginoon. At kung titingnan din po natin, hindi natin alam kung ano talaga yung lengguwahe na ginamit nila Eva at Adan, kung paano po sila nakakapag-communicate doon sa ating Panginoong Diyos. At hindi rin po natin alam kung ano yung lengguwahe na ginamit ni Satanas nung nilinlang nila si Eva at Adan. So take note mga kapatid, si Satanas po o si Lucifer ay galing po sa langit din. So makikita po natin yung posibilidad dito na yung lengguwahe na ginamit po doon ni Satanas sa panlilinlang nila kay Eva at Adan, yun din po yung lengguwahe doon sa langit. So ibig sabihin, nung creation pa lang, nandun na po yung lengguwahe na yun. Pero wala pong nakakaalam kung ano po yung lengguwahe na ginagamit po noon para makapag-communicate si Eva at Adan doon sa Diyos at kung ano yung ginamit ni Satanas kila Eva at Adan para malinlang sila. Ngayon po, may mga nagsasabi at naniniwala nung panahon po na yun, nung creation, Hebrew po ang ginagamit po nila na lengguwahe upang makapag-communicate sa Panginoon. Pero wala pong sinasabi yung Bible na Hebrew yung ginamit doon. Ang Genesis po, ang nagsulat po kasi niyan is si Moses. So ibig sabihin, Hebrew po siya nung panahon po na yun. At nasulat po yung Genesis sa pamamagitan po ng wikang Hebrew. At na-translate na lang po to sa iba't ibang lengguwahe. Pero nagsimula po yan sa Hebrew language. Pero hindi po sinasabi na yung lengguwahe ni Eva at Adan nung panahon po na yun at ginagamit po nila para makapag-communicate sa Panginoon ay Hebrew. Ang Old Testament po kasi, halos lahat po ng translation po niyan is Hebrew. Pero pagdating na po ng New Testament, almost Greek na po nung panahon po ni Jesus. Kasi po, ang universal language po nung panahon po ni Jesus sa New Testament is Greek. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, universal language kasi natin is English. Pero nung panahon ni Jesus, 2,000 years ago, Greek po ang universal language. Kaya po, na-translate ang New Testament sa Greek, hindi sa Hebrew. So, ang point ko lang po dito mga kapatid, simula pa lang nung creation, nung Old Testament, nung New Testament, at sa panahon po natin, iba-iba po yung lengguwahe. So, bagamat iba-iba po yung lengguwahe natin ngayon, pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo, nung una pa lang po, iisa lang po ang lengguwahe talaga ng lahat po ng tao dito sa buong mundo. Hindi po katulad natin ngayon na iba-iba po yung lengguwahe. Ito po yung sinasabi ng Genesis chapter 11, verse 1. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Ngayon ang tanong, bakit magkakaiba yung lengguwahe natin ngayon? So babalikan po natin din ngayon yung issue doon sa kwento ng Tore ng Babel sa Genesis. So ano nga ba yung nangyari doon sa kwento sa Tore ng Babel? Para mas maintindihan po natin mga kapatid, natala po itong kwento o yung issue ng Tore ng Babel pagkatapos po ng malawakang baha nung panahon po ni Noe. Kasi mga kapatid, ang naiwan lang po is si Noe at ang kanyang pamilya. Lahat po ng tao is nawala na. Ngayon, ang sabi ng Diyos, kailangan magparami ulit sila at mapunan ang buong daigdig na ito. Genesis chapter 9 verse 1, si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Simula po nung nangyari po yun, dumami po ulit yung tao sa mundo. Take note, isa pa lang din po yung lengguwahe ng time na yon. So dumami po yung tao po nung panahon na yon. At nung panahon na yon, naisipan ng mga tao na gumawa ng isang lungsod at mataas na tore upang paabutin daw ito hanggang langit. Nang sa ganon, maging sikat daw at maging tanyag ang kanilang pangalan. At hindi na sila magkakahiwa-hiwalay pa. Yung time na yun, magkakasama po yung mga tao. At ayaw po nila maghiwa-hiwalay, sabi nila. Pero ang sabi kasi ng Diyos, kailangan humayo at kailangan kayo magparami at punan yung buong daigdig. Pero ayaw po nilang gawin yon. At gusto po nila, sama-sama lang po sila at hindi sila maghihiwalay. Kontra po doon sa gusto ng Panginoon na dumami po sila at kumalat sila sa buong daigdig. So dahil po sa kaisipan na yan at sa ginagawa po ng mga tao nung time na yon, ganito po ang ginawa ng ating Diyos. Genesis chapter 11 verse 5 to 9.
Bumaba si Yahweh upang tignan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So dito na po nagsimula yung pagkakawatak-watak ng mga tao. Base po sa binasa natin, ayaw nila magkahiwa-hiwalay. Pero ang gusto kasi ng Diyos, magkahiwa-hiwalay sila at mapunan itong buong daigdig na to at dumami pa po sila. So ganun na po yung ginawa ng Diyos. Kaya merong mga tao na napunta sa Asia, merong napunta sa Africa, merong napunta sa Amerika at sa iba't ibang panig po ng daigdig. Dahil po dyan, nagsimula po yan sa Tore ng Babel. At hindi lang yan mga kapatid, bukod po sa nagkahiwa-hiwalay sila, ang matindi is nagkaiba-iba pa po ng lengguahe. So ibig sabihin yan, dati nga po iisa lang ang lengguahe, pero simula po nung issue dito sa Tore ng Babel, nagkaroon na po ng iba't ibang lengguahe yung tao sa buong daigdig. Hindi lang po sila nagkawatak-watak. Kaya nagkaroon po ng Espanyol, Chinese, Greek, Hebrew, English, Tagalog, at kung ano-ano pa pong mga na-develop na language po dito sa ating mundo. Ayon po sa pag-aaral, aabot po ng halos 6,500 na wika or lengguahe meron sa ating daigdig. Dito pa lang po sa Pilipinas, ang ating bansa ay meron ng ginagamit na wika na halos 120 to 187 na lengguahe ayon po sa Wikipedia. Bukod po kasi sa Tagalog or English na madalas natin ginagamit na wika, meron pa tayong mga wika na halimbawa na lang Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Waray at iba't iba pa po na mga lengguahe na ginagamit natin. So makikita po natin, from Genesis 1 hanggang Genesis 11, iisa lang po yung wika. Pero pagdating na po ng Genesis 11 hanggang sa mga susunod, dyan na po nagkaiba-iba na po. Nagsimula po yan sa Tore po ng Babel. So ibig sabihin lang po, iisa lang po talaga yung lengguahe bago po magkaroon po ng issue dito sa Tore ng Babel. So ang punto ko lang dito mga kapatid, since iisa lang yung wika noon pa man, panahon pa lang nila Eva at Adan, pagdating din po ng panahon mga kapatid, iisa na lang din po yung lengguahe natin sa langit. Pero yun nga po, hindi po natin alam kung anong klaseng wika ang gagamitin natin. Pero ang wika po na ito, siyempre, wika na po ito na pang langit, hindi na po pang lupa. At dun po, magkakaintindihan po tayo lahat. Kahit sino ka pa, kahit anumang lahi mo dito sa mundong ito, pagdating natin sa langit, pare-pareho na po tayo, iisa na po yung lengguahe natin at magkakaintindihan na po tayo. Hindi po katulad dito sa lupa, hindi tayo nagkakaintindihan dahil po sa language barrier. Kaya lang po nagkaroon ng iba't ibang lengguahe or wika tayo ngayon dahil nga po sa pinakita po ng mga tao noon. Hindi po sila sumunod sa Panginoon at pinairal din po nila yung pride nila. Kaya ganyan po yung ginawa. Nilito po ng Diyos yung lengguahe ng tao. Kaya nagkaiba-iba. Kaya ngayon po hindi natin naiintindihan yung lengguahe ng iba't ibang lahi. Na hindi naman po ganyan talaga yung plano ng Panginoon noong una. Sabi ko nga sa inyo, sa Genesis 1 pa lang, iisa po yung lengguahe. Wala pa pong iba't ibang lengguahe noon. Pero nung pumasok na po itong Genesis 11, dito po sa Tore ng Babel, doon na po nagkaiba-iba. Pagdating po kasi ng new heavens and new earth, mababago na po ulit lahat. Mare-restore na po lahat. So ibig sabihin, pag na-restore, yung dati babalik. Maaring pagdating natin sa langit, yung lengguahe na ginagamit noon pa man, baka yun din yung gamitin natin. Pero hindi pa rin po tayo makakasigurado. Pero ang malinaw po niyan, isang lengguahe na lang po ang gagamitin natin. Hindi lang po natin exactly alam kung ano yung klaseng lengguahe na yun. Pero ang lengguahe na po na yun, syempre, panglangit na po. Hindi na po pang lupa. Hindi man po tayo nagkakaintindihan dahil nga po sa language barrier natin, dahil sa iba't ibang lahi, iba po yung language nila. Pero pagdating po natin sa langit, sigurado mga kapatid, magkakaintindihan na po tayo dahil iisa na lang po ang ating lengguahe gagamitin. Pagdating natin sa langit, hindi mo na aalalahanin kung tama ba yung grammar na sinasabi mo. Hindi mo na rin kailangan ng subtitle o kaya man translator para maintindihan mo yung sinasabi ng ibang tao. At hindi mo na rin kailangan pag-aralan kung ano man lengguahe na dapat mong pag-aralan para maintindihan mo lang yung mga tao na kinakausap mo. Pagdating natin sa langit, isang lengguahe na lang. Hindi na po tayo mahihirapan. Dahil nga sa langit, wala nang kahirapan. Hindi mo na kailangan maghirap. Wala man tayong idea kung anong lengguahe ito o kaya man hindi natin alam kung anong klaseng tulog nito o anong punto natin pagdating natin sa langit. Pero pag sinabi kasing langit, perfecto na to. Napakaganda. At sigurado po ako, pagdating natin sa langit, yung wika natin, napakaganda, napakaperfecto, at napakalinaw. Dahil ito ay wikang panglangit na po. So yun nga mga kapatid, nawa nga nakita natin at nalaman natin yung sinasabi ng Biblia patungkol dito sa wika natin na gagamitin pagdating natin doon sa langit. At kung saan nga ba nagsimula yung pagkakaiba-iba ng wika o lengguahe ng mga tao. Salamat mga kapatid sa panonood. Nawa nga magkita-kita pa tayo sa mga susunod na video. Huwag po kayo magsawa na sumuporta at manood ng mga video
or content na aking ginagawa. Nang sa ganun, matuto po tayo sa salita ng Diyos at mas malaman pa po natin kung ano yung sinasabi ng Diyos patungkol sa atin at malaman pa natin yung mga bagay patungkol sa Biblia. Salamat po muli, mag-iingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng Diyos.